As of 4 in the morning, ay huling namataan si Bagyong Esther, 835 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay pa rin po ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso naman hanggang 55 kilometers per hour. At kumikilos pa rin pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Nag-enhance pa rin po o nagpapalakas ng habagat or southwest monsoon itong si Bagyong Esther dito sa malaking bahagi ng ating bansa. At asahan pa rin po ngayong araw ang mga pag-uulan. Ito naman yung pinakahuling track regarding kay Tropical Depression Esther. Kung mapapansin po ninyo, ilang sandali na lamang o ilang oras na lang ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Esther patungo dito sa may Ryukyu Islands sa Japan pagsapit po ng umaga, late morning hanggang tanghali. And then afterwards, pagsapit po ng hapon, ay pupunta na ito sa may East China Sea patungo dito sa may eastern part of China. So base naman dito sa ating latest forecast track ay wala pa rin tayong inaasahang landfall scenario regarding dito kay Bagyong Esther, walang inaasahang pagbabalik at wala naman tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. Gayunpaman, ngayong araw asahan pa rin ang mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa kahit papalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Esther. Pinaka-apektado ng habagat ang western section, yung mga lugar facing the West Philippine Sea, kabilang ng mga probinsya ng Pangasinan, pababa ng Zambales, Bataan, gayon din ang Metro Manila, dito rin po sa Cavite and Batangas, at mga probinsya ng Occidental Mindoro and Palawan. So asahan po ang monsoon rains or paminsang-minsang malalakas sa mga pag-ulan, lalo na simula tanghali hanggang sa hapon. So pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa posibleng mga pagbaha or landslides, at lagi pong magantabay sa ating mga advisories, posible tayong magtaas sa mga rainfall advisories or even heavy rainfall warnings. Dito naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon at ng Ilocos Region, meron tayong epekto rin po ng southwest monsoon, gayon din sa may natitirang bahagi ng Calabarzon and Mimaropa at buong Bicol Region. So halos buong araw ay magiging maulap ang kalangitan at sasamahan ng kalat-kalat ng mga pag-uulan, light to moderate at times heavy rains kapag meron tayong mga pagkilat pagkulog, kaya pinag-iingat po natin sila sa posible rin mga flash floods or landslides. Dito naman sa ating mga kababayan sa Cordillera Region at sa Cagayan Valley, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. But for the rest of the day, umaga hanggang tanghali naman, fair weather conditions or bahagyang maulap hanggang kung minsan ay maulap ang kalangitan. Sa Metro Manila, ang temperatura ay mula 25 hanggang 29 degrees Celsius lamang, habang sa Baguio ay nananatiling malamig mula 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, asahan pa rin ang maulap na kalangitan. Epekto po yan ng habagat at dito sa bahagi ng Mindanao, meron din po tayong effect ng southwest monsoon, particularly Zamboanga Peninsula and northern Mindanao region. So asahan din po ngayong araw ang kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Posible rin itong magdulot ng mga pagbaha or landslides. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, as early as this morning, mostly cloudy skies po tayo. Bahagyang epekto na rin ng southwest monsoon at mas maraming lugar pa dito sa may southern portion of Mindanao, magkakaroon ng mga pag-ulan, localized thunderstorms po, plus the southwest monsoon ang dahilan po ng mga pag-ulan. For Metro Cebu naman, ang temperatura ay mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, habang dito naman sa Davao, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa rin tayong gale warning or sea travel suspensions na aasahan sa susunod na tatlong araw, at inaasahan natin simula po bukas, bahagyang ihina na ang habagat at mas hihina pa or mas bababa pa yung posibleng taas ng mga pag-alon, except of course kapag meron tayong mga thunderstorms, maaaring umabot po sa 2.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Sa susunod na tatlong araw or simula bukas, unang araw po ng Agosto, unti-unting hihina ang habagat at malaking bahagi pa rin, pero malaking bahagi pa rin ng Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga pag-uulan. For Metro Manila, asahan po bukas, monsoon rains pa rin or may minsang malalakas na mga pag-ulan. Kaya siguruhin po na kung lalabas po ng bahay ay magdala ng pananggalang sa ulan at ng payong. For Tuesday, somehow magpapakita naman si Haring Araw pero asahan pa rin yung mga on and off rains associated with southwest monsoon. At pagsapit naman ng Wednesday, mas bubuti ng panahon at mas magpapakita na si Haring Araw. Yun nga lang, mas magiging mainit hanggang 32 degrees Celsius. At possible pa rin yung mga localized thunderstorms sa hapon. Sa ating mga kababayan at mamamasyal sa Baguio City, iiral pa rin po ang habagat or southwest monsoon sa susunod na tatlong araw. At pinakamaulan, pagsapit po ng Martes, kung saan umaakyat itong si Bagyong
Esther dito sa may eastern part of China. At pagsapit naman ng Lunes at Wednesday, asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorms as early as tanghali. So sa mga magbabakasyon po, ugaliin pa rin na kung lalabas ng bahay, magdala ng payong. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, particularly sa Legazpi City, hanggang bukas, asahan pa rin po ang maulap at maulang panahon, epekto pa rin ng habagat or southwest monsoon. Temperatura natin hindi kainitan, pero pagsapit po ng Martes at Miyerkules, habang lumalayo na sa ating bansa itong sibagyong Esther, bumubuti na rin ang panahon sa Bicol Region, magiging maaraw na lalo na sa Miyerkules at possible na lamang ang saglit ng mga pag-ulan. Sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Cebu, simula po bukas, asahan ng mostly sunny weather natin at pagsapit naman ng Tuesday hanggang Wednesday, bahagyang maulap at minsang maulap lamang ang kalangitan. Yung temperatura natin maring umakyat na sa 32 degrees Celsius, pero nandun pa rin po yung chance ng mga pulupulo or saglit na pag-ulan, isa hanggang dalawang oras ang tinatagal, walang kinalaman sa bagyo. Panghuli sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Davao, sa susunod na tatlong araw, asahan pa ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. Kung ngayong araw, mostly cloudy skies tayo, for the next 3 days, mas bubuti ang panahon. Yun nga lang, mas mainit, possible lang hanggang 33 degrees Celsius simula Tuesday, at meron lamang mga localized thunderstorms. Si Haring Araw ay sisikat 5:39 na umaga, at lulubog ito 6:26 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estarehan na nagsasabing sa araw ng panahon, pag-asa ang magandang solusyon.